Hello mga ka-farmers, it's me again. So, andito po tayo at andito po ako ngayon dahil gusto ko pong i-share sa inyo yung natutunan ko at yung kaalaman ko about sa sibuyas na pwede po pala siyang makatulong sa lagnat ng bata, pwede po pala siyang panggamot. So, kung paano nga ba mga ka-farmers, so panoorin nyo lang po ang video na to hanggang dulo para malaman nyo po kung ano ang gagawin. So, kailangan nyo lang po tapusin ang video na to para mapanood nyo kung paano gagawin. So, intro muna. So, ayun na nga mga ka-farmers, nagbabalik po tayo at ito na po, i-share ko po sa inyo kung ano yun po yung gagawin of the sibuyas dahil napaka-importante po nito mga ka-farmers dahil halimbawa, kung wala tayong stock na gamot sa bahay, so, so biglaan yung paglagnat ng anak natin, so, mahihirapan po tayo, di ba? So, ito pong gusto ko pong i-share ito sa inyo lang na po sa mga mamis na katulad ko. Gusto ko pong i-share yung natutunan ko dito. So, matagal ko na po itong ginagawa actually. Matagal ko na po itong ginagawa kasi minsan naubusan din po kami ng stock ng gamot ng mga anak ko. So, kapag nilalagnat po sila ng bigla. So, ito lang po yung ginagawa ko. So, unang-unang mga ka-farmers, kumuha lang po tayo ng sibuyas. Ayan. Kumuha lang po tayo ng sibuyas kasi unang-una po natin gagawin is dudurugin po natin siya at ilalagay po natin sa medyas ng bata at ipapasuot po natin ito sa kanya. So, itong sibuyas na ito mga ka-farmers is sobrang nakakatulong ito dahil nilalabas na yung init sa katawan ng isang bata. So, ayun mga ka-farmers, kung gusto mo pong malaman kung yung buong details, so kailangan mo lang pong panoorin ng dulo ang video nito. So, ayun mga ka-farmers, so ako, binalatan ko yung sibuyas. So, depende naman po sa inyo yun kung paano, kung babalatan niyo o hindi, pwede naman po hindi, it's your choice naman po. So, ayan yung akin, binalatan ko nga po. At ito yung mga ka-farmers ba, ang video po na ito is base lamang po sa aking experience. Okay, at lalong hindi po tayo manggagamot at hindi rin po tayo doktor. So, kung yung kaso po ng anak ninyo is sobrang mataas na yung lagnat niya, so it's better pa rin po na magpa-doktor, okay? So ito, yung ginagawa ko po is simpleng lagnat lamang po ng isang bata. Pwede po tong matanggal yung lagnat ng bata, okay? So ayan, biniyak ko po ng dalawa. So ilalagay po natin yan sa medyas ng bata. Ayan, ilalagay po. And then, pagkatapos ng mga ka-farmers, kapag nilagay na po yung sibuyas, kailangan lang po natin siyang dikdikin. Okay? Didikdikin po natin yung sibuyas para ma-absorb niya po talaga yung, kumbaga para mailabas talaga yung init ng bata sa kanyang katawan. So, ayan, pagkatapos ko nga nilagay sa medyos mga ka-farmers, so, dudurugin ko na po siya. So, paalala po, hindi po tayo eksperto at lahat po ng ito ay base lamang po sa aking karanasan. At hindi ko po sinasabi sa inyo na talagang effective itong gamot na ito dahil base pwede rin po hindi mo effective sa inyo dahil iba-iba rin naman po tayo ng kaso sa paglalagnat ng bata, okay? So, ito po is napaka-simple lamang po mga ka-farmers. Ayan, inurob ko na po yung sibuyas dun sa medyo. So, ilalagay ko na po dun sa anak. So, ito po yung ano niya. Kung ito po, paano po gagawin? So, ganito po yung mga ka-farmers. Pagkatapos nyo kong durugin yung sibuyas, so ipapasuot nyo po yung medyas na may sibuyas dun sa bata. Okay, so siguraduhin nyo lang po na yung
yung sibuyas is nakatapat dun sa palad ng baby. Okay? Dun sa nakatapat sa palad ng paa ng anak ninyo, mga ka-farmers. So, ayan. Takot po yung baby, takot po yung anak ko sa ano, sa ganyan. Kasi, ano, di ba po masakit sa mata yung sibuyas? So, ayan. Masakit po sa mata yung sibuyas. So, ayan mga ka-farmers. So, siguraduhin nyo lang po na naka-ano yung palad ng bata. Nakapwesto yung sibuyas. Nakapwesto yung sibuyas doon sa as in sa palad ng paanong baby nyo. Okay? Ganyan mga ka-farmers. Ganyan po. So, napakasimple lang naman po. So, ako po mga ka-farmers, nilagnat po yung baby ko biglaan kasi naubos. Tamang-tama rin naman po kasi na naubusan po kami ng stock ng gamot niya. So, gabi na po yun. So, close na po yung mga ano, pharmacy. So, ayan. Buti na lang po at may stock kami ng sibuyas. So, ayan po yung ginawa ko. Agad-agad po ako nagdikdik na sibuyas na lagay ko sa medyas. Then, pagka kinabukasan mga ka-farmers, natanggal na, sa awa ng Diyos, natanggal na po yung lagnat ng anak ko. So, okay na po siya ngayon. So, bumili pa rin po ako ng ano, nung gamot sa pharmacy. Kasi, pang emergency lang naman po yun, di ba? So, ayun mga ka-farmers. Ganun po yung gagawin yung mga ka-farmers. Napakasimple lamang po ng gagawin natin. So, yun lamang po mga ka-farmers yung gagawin natin. So, didikdik lang po tayo ng ano, yung sibuyas. At saka nga pala mga ka-farmers, kapag nilalagnat po siya, tapos nalagay nyo na po yung napasuot nyo na po yung medyas. So, alagyan nyo na rin po ng towel yung ano, yung nasa noo niya kasi talagang mararamdaman nyo na parang uminit yung bata kasi nga po, nilabas po ng sibuyas yung init niya. So, trapuhan nyo na lang po siya ng lagyan nyo na lang po siya ng towel sa unya at trapuhan nyo lang din po siya kasi nga po lumabas yung init ng bata. So, okay lang po yun. So, para po sa akin, wala pong kaso yun kasi nga po umepek na po yung sibuya. So, nilalabas po niya talaga yung init. So, ayahan nyo lang po yung sibuyas dun sa paa niya. Depende po mga ilang oras da ayahan nyo lang po na nakasuot sa kanya. Okay? Ganun lang po yun mga ka-farmers. Ayahan nyo lang po na nakasuot sa kanya yung sibuyas kasi wala naman pong side effect yun siguro sa mga baby natin kasi nilalagay lang naman po yung sa palad niya para lumabas po yung init ng katawan niya. So, yun lamang mga ka-farmers. Napakasimple lamang po yung gagawin natin. So, sana may natutunan po kayo sa video na ito at sana po ay may nakuha po kayong tips na galing sa akin at saka concern lang din naman po ako dun sa mga mommies, diba, na halimbawa wala po tayong gamot or wala po tayong pambili ng gamot. So, pwede na rin po siguro, pwede nyo na rin po itong subukan yung sibuyas kasi lalong-lalo na kapag nakatira po tayo sa mga liblib na lugar, sa bundok. So, di ba po, mahirap po lumuwas ng palengke, ng bayan para bumili ng gamot. So, kahit na nasa bayan ka rin naman po, halimbawa gaya po sa amin, wala, naubusan po ako na yung stock ng gamot nila. So, buti na lang din po at may sibuyas. At ayun, nawala na, agapan po ng sibuyas yung lagnat niya. So, nawala po agad-agad. So, yun lamang mga ka-farmers. So, mahirap po talaga kapag wala po tayong pambili ng gamot. So, yung sibuyas po talaga is very effective po yan. Marami, sa dalawang anak ko mga ka-farmers, nagamit po na ito na sa panganay ko. Kapag wala po siyang gamot or naubusan ng gamot. So, yun naman po ang ginagawa ko na ilalagyan po na lang po siya ng ano. Ng, ayan, sibuyas. So, diba po malaking tulong din naman po yung sibuyas sa atin. Diba? So, wag po natin baliwalain yung mga sibuyas, yung mga home remedy na yun mga ka-farmers. So, maganda po talaga yun sa mga sa bata at sa katawan. Okay?
So, ayan lamang mga ka-farmers. So, sana po ay may napulot na po kayong na tips, lalong-lalong sa mga mamis dyan na, di ba po, nakakaranas po ng paglalagnat, bigla ang paglalagnat ng bata. So, ayun lamang mga ka-farmers, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell all para updated ka po sa mga video na aming i-upload. At siya nga pala mga ka-farmers, sasabihin ko po na sana po ay mag-abang-abang na lang po kayo ng video namin dahil baka po magpaparaffle si Mr. Farmer at baka po isa po kayo sa mapiling winners, mabigyan ng blessing. Ayan, abang-abang lang mga ka-farmers, okay? Dahil so, ingat mga ka-farmers, thank you for watching again. And that's all. Thank you.